naman. Hi, new buddies. Ano kinakain ninyo, ha? Cupcake po, Mommy. Angel love. Cupcake. Nag-bake ka ulit, Nikki? No, Dad. This is from Amanda's Cupcakes. Pinabili kasi ni Kuya kay Tisay, tapos dun na niya dito. So sweet, di ba? Nagpabili pala si Luke. Cupcake? Sky, ano ginagawa mo sa cupcake? Trap? Sir, i-reroute ko lang yung clearance ni Miss Lisa. Nakapag-usap na ba kaya? Hindi pa po, sir. Excuse me. Thank you. You're welcome. Lisa, we didn't get to talk yesterday about your resignation. Hindi mo sinasagot mga tawag ko. Sir? Hindi ka na ba masaya sa office? May nilipatan ka na ba? No, sir. Sandali. I hope this is not another case of... No, sir. I know na trauma kayo sa nangyari with Fred before, but this is nothing at all like that. Well, what is this? Sir, natatawa naman ako sa inyo. You are aware that I got married, right? Hindi lang kayo nakapunta sa ceremony dahil nandun kayo sa wedding ni Isabel. Wait, is that still an issue? Ang tagal na nun na. At humabol kami sa reception. If that is the reason for you to leave, Lisa, I cannot accept that. No, sir. It's just because I'm pregnant. You are. Yes, sir, and I only found out today. Yung migraines ko, morning sickness na pala yun. Tapos nagmanas ako for some reason, yun pala, pregnant na. Wow. Congratulations. But, hindi naman reason yan for you to resign. Pwede ko naman bawasan yung workload mo. Eh, sir, kasi the dream of my husband was to start a family in Australia. And since I'm pregnant, I guess we have to go to Australia now. I'm losing one of my best employees, you know that. I know, sir, but I knew you would understand. Of course, Lisa, of course. Anyway, na-train ko na si Minerva tsaka si Sunny. If one of them takes over my position, I'm sure they'll know what to do. Thank you, Lisa. Thank you, sir. Pero, sir, if our Australian plans don't prosper, can I go work again for LAS? Anytime. You're always welcome here. Thank you, sir. Really. Thank you for everything. Anyway, tama na, sir. Magiging emotional ako. Take care, Lisa. Bye. Grace! Oh, Michael! May nakuha na akong sponsors para sa play na kasama natin si Haji. Kaya kailangan, bilisan natin yung workshop sa kanila para maging ready na sila. Oh, that's great news! Oo nga eh. And Grace, maraming salamat talaga for this brilliant idea. Ngayon, mas malaki na yung chance na ma-recognize tayo as best org this school year. sige, update ko na yung sa site about sa schedule natin. Okay. Sige. See you. Ano namang kailangan nun sa'yo? Wala. He just informed me about our sponsors. Ikaw, any news? Ayun, kinausap na ako ni Georgina. Magkita daw kami this week. Oh, that's great! hindi ka na ba inaaway ng mukhang na yun? Oh, si Michael? No! In fact, alam mo ba, super supportive siya dun sa project. And you know what? Super galing pa ni Omarte. Like, now I know kung bakit siya naging president ng Tipos. Hmm? What's the problem? Mukhang bidang-bida na sa'yo yung mukhang na yun ngayon, ah. Aww, you're still affected sa pag-reject nila sa'kin, no? You know what? I understand Michael naman eh. Kasi ayaw nilang may pumapasok sa org ng for the sake of it. Hmm.
That way, mas magiging efficient yung workforce and mas makakatulong yun sa cost cutting. Okay, but I'll have to call for a meeting with the department heads bago natin ilabas yung mayroon. I've heard about Lisa leaving our company. It's too bad. We'll miss her. Mahirap to. Baka delay tayo. Kaya nga eh. Seryoso ba to? Chief! Chief! Chismisan kayo? Oo nga, nakakabwisit eh. Eh, kute, huwag mo nalang pansinin kung wala naman talaga, diba? Bakit ka magpapa-apekto? Alam ko naman yun, okay? Inisip ko lang naman si Lindsay kasi kawawa na nga yung tao na chichismis pa. Kung sa palagay mo na manina yung ginagawa nila, bakit hindi mo sila kausapin? Siyempre, ayoko naman mamampronta kasi baka isipin nila, oh, guilty ako lalo. Saka mas malalapas na, oh, hindi ko sila matansya, mapalo pa yung mga yun. Okay, sige, ganito na lang. Huwag mo na lang sila pansinin. Pero, huwag mo rin namang iwasan si Lindsay. Tsaka kung ako rin naman si Lindsay, mas pipiliin ko na yata mapag-chismisan ako kesa sa mawala ang isang kagaya mo, di ba? Ako naman, kumakapagbola ka eh, no, ha? De, pero, salamat kasi tama kay. Kusapin ko na si Lindsay mamaya. Oh, sige na ako, te. Babay na. Malapit na ako sa LAS. Ang gawa mo dyan? Eh di ano pa, dadaanan na ng asawa ko. Jesus, may mga pa-sweet effect ka pang gano'n eh. Ah, sige na, Bonso. Thank you, ah. Bye. 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 Wait, can we talk about this first? Hello? Hello? Ralph, can... Answer, Ralph, please! There you are, Celeste. Rich. I wanted to ask you something about our Limb Evasion Institute. I was asking our planning and development department and they said they'll present to me there. What is it, Celeste? Is there a problem? No, no. Go ahead, go ahead. Well, anyway. Richard, I think everyone hates me. What? Why? Hi! Good afternoon! Good afternoon, Mrs. Lin. Good afternoon! Good afternoon! Hello, good afternoon! Good afternoon, Mrs. Lin. Sa bahay. Tapos pagdating dito, galit pa sila sa akin. Dahil dun sa memo. Ba't sila sa'yo nagagalit? Eh, napag-usapan na yun ng board. I don't know. Siguro tingin nila sa akin kontrabida ako.
Good afternoon, Mrs. Lim. Ay, Minerva. Si Ricky? Ay, kausap lang po si Miss Celeste. Sige, hintayin ko na lang sila matapos. Ay, hindi po. Bili niya po na papasukin na kayo pagdating niyo. Okay, sige. So sorry, Richard. I'm just too emotional right now because of my problems at home. I'm sorry. It's okay. This is so unprofessional. Ko dapat umiiyak sa harap ng business partner ko. Don't worry. I'll take care of the matter. Thank you, Richard. I'm so sorry. So embarrassing. Okay. Richard, thank you for your time. No problem. Balik na ako sa office. Okay. Bye. Hi, sweetheart. Ay, sige, Minerva. Okay na yan. Thank you. Sweetheart. Ano nangyari sa mga empleyado mo? Bakit ganun? Parang Biyernes Santo yung mga mukha nila. Parang wala silang energy. May problema ba? It's because they're not happy with the new memo for OT na Celeste disseminated. Talaga? Bakit? Nilagyan kasi ni Celeste na maximum 2 hours of OT sa gabi. If they exceed that, 2 hours lang babayaran ng kumpanya. Huh? Sweetheart, hindi mo parang unfair naman sa mga empleyado yun? Well, if you think about it, Celeste has a point. Bukod sa it will cut our cost, kasi malaki-laki rin naman yung nadadagdag sa night differential. It will push our employees to work more efficiently. Na minsan kasi alam nila na pwede mag-OT, nagiging lax din sila sa trabaho. Sweetheart, nagmamadali ka ba? Oh, hindi naman. Bakit? Kausapin ko lang muna yung mga department heads at yung representative ng labor union. I think there's a miscommunication somewhere. Sige, okay lang, sweetheart. Go ahead. Tama na, Lindsay. Wala kang mapapala sa pakikipag-away mo dyan sa mga yan. Eh kasi naman manong Bernie eh. Ngayon na nga lang ako nagkaroon ng kaibigan na kayang konsintihin yung kagagahan ko at kahit na anong gawin ko, hindi ako iiwan. Tapos pagchichismisan nyo pa, gagawa nyo pa ng mali siya. Tama na. Eh Ate Lindsay naman, baka nga sa'yo walang mali siya. Pero kay Chris, meron. Pwede ba tigilan nyo na si Chris? Ang palik ng bibig mo eh. Tama na, oo. Lindsay. Ang alam ko, ang di maganda ay nahuhusga ng kapwa. Magkakaibigan tayo, di ba? Sa magkakaibigan, walang talunan, walang sexualidad. Ganun ba yun, ha? Porque tomboy, bisexual o transgender, di pwede magkaroon ng kaibigan babae? O, at saka ano, ang isang bakla pa, di pwede magkaroon ng kaibigan lalaki. Ganun ba yun sa inyo? Isa pa, kung may mga tanong kayo, kung may duda kayo, diretsahin ninyo ako. Hindi ko ano-ano yung mga sinasabi ninyo. Tsaka sige, sagutin ko kayo, okay? Kami ni Lindsay, magkaibigan kami. At hanggang doon lang yun. Sorry, Chris. Ate Lindsay, kasing si Ryubin eh. Oo, bakit ako? Eh, sino ba nagsimula? Okay, magtuturoan kayo. Ano ba yan? Naalala ko ba, tropa tayo? Sorry, Chris. Sorry. Sorry talaga. O ano? Kaya kayo, ano? Yung tuloy. Ulit sa atin si Chris. Chris, sorry talaga. Okay na yun. Sa next.
next time, pare, huwag naman ganun, okay? Pantay-pantay tayo dito. Okay? Sana pagkatapos na camera visit ko ba, sawawasyagin tayo sa floor. Oo nga, magdadala ko ng camera. Uy, mawal doon tayo mag-picture doon, ha? Baka mapagalitan kayo. Alam naman namin yun, eh. Labas lang naman, eh. Junina, paalala ko lang, ha? May exams ka bukas. Baka sa sobrang excitement mo, hindi ka nakapag-review. Ano ka ba? Parang yun lang? Kayang-kaya ko yun. Ang yabang. Handa na kami, ha? Ah, sige. Sige. Okay. Ano yung sinasabi mo kanina? Parang wala nang ginawang matinutong si Miss Madrigal. Saka sobrang tiwala siya sa Mr. Lim. Parang nag-iba rin si Chip. Oo nga eh, parang kinakampihan niya pa si Miss Madrigal. Para talaga may ibang motibo tong si Miss Madrigal sa kumpanya. Huwag kayong mag-alala. I-bring up ko to sa mga union leaders and members. Makikita-kita kami mamaya. Maayos naman to lahat. Ano man yung mga problema na yun. Everything will be resolved. Thank you, po. Mr. Lim, Chief, may mga OT work po talaga na hindi kayang tapusin in 2 hours. Lalo na yan, Chief. Tag-uulang. Marami nagpapagawa ng eprano. Chief, lalo po tayong madedelay if our men refuse to work overtime. Okay. Will not limit your OTs to 2 hours. But instead, the employees can file for an early OT. That way, papasok sila na mas maaga para tapusin nila kung anong hindi nila natapos na OT the night before. Para makauwi kayo na mas maaga sa mga pamilya na. Fair enough? Buti na lang, sweetheart, no? Okay na kayo ng mga empleyado mo. Maganda rin naman yung naging solusyon mo eh. Pero siguro maganda kung kinonsulta niyo muna sa mga empleyado bago kayo naglabas ng mandate, no? Well, it's partly my fault because I just let Celeste do it. What? Hindi naman sa pag-aano, sweetheart, ah. Pero di ba ikaw yung nagsasabi sa akin lagi na mahirap na basta-basta nagtitiwala. Pero parang ikaw tong sobra-sobrang tiwala kay Celeste. Why? Do you think she's up to no good? Eh, wala. Ewan ko, sweetheart. Para kasing ano eh, yung parang puro business lang siya. Yung hindi niya iniisip yung mga empleyado. Maganda siguro kung yung mabuti para sa empleyado at mabuti para sa kumpanya. Well, that's what I like about her. May mga business matters kasi na siya lang nakaka-point out. Sweetheart, I've learned my lesson with Fred. Hindi naman ako basta-basta magtitiwala kay Celeste if I don't think she's trustworthy. Buti na lang, I don't donate this yet. Ate! Oh, Abby! Tapos na ako mag-aral. Pwede na ba ako tumulong? Sure, sige. Sana, payagan ako ni Daddy sumama sa inyo sa tenement sa Sabado, no? Siguro naman papayag yun. Sana. Ate, oh. This is a nice mask. Roar! You're such a cute monster naman, Abby! Ito ate, para saan to? That's not a prop, Abby. Ano yan? Galing kay Kuya Nicolo mo. Ah, eh...
Ba't mo lang tinatago dito? It's so ugly kaya! Hindi naman, ate. Nakakalungkot naman. Someone gave you something and you're just hiding it. You really think it's not ugly? Well, it's not pretty, ate, but it's not ugly also. Okay, sige. I'll put it... Sige, here na lang. Yan. There na lang, ah. Okay, ate. Ito, you wanna try this? No, ate. Ikaw muna. Sige. Abby, Nikki, nandiyan ang mami at daddy nyo. Okay, Manang! Hi, Manang! Let's go. Hey, ate. Ayun nga po, sir, ma'am. Makatumbling po ni Sky, natamaan niya po si Sunshine. Akala nga po namin iiyak. Eh, mabait naman po si Sunshine. Pinagsabihan lang niya si Sky. No tumbling daw po, di ba, Sunshine? Diba? Ote, mami. Di ba, no tumbling? Ba? Nakakatuwa naman si Sunshine, no, ating-ate na kay Sky. Sky, next time, careful, ha? Para walang sakitan. That's my boys. Tao po? Ah, hi, Lu! Kuya! Next. Hi, Dad. Yay, hi, Kuya! Mami. Kain na, kain na. Oh. Why are you here, son? Dad, may sasabihin lang po sana ako eh. Kiss ko. Sweetheart, mukhang magpapaalam na sa loob na maniligo na siya kay Joey. I don't think so. Eh, paano kung yun na nga talaga yun? Stop it, sweetheart. Kumain muna tayo, Luke. Let's talk later. Yes, Dad. Ay, sir, kukuha lang ko kayo ng plato. Baby, wait, ha? Sige, ako.